tayo po ay pag-aaral muli ng banal na salita at isa na naman pong topic ang ating pag-aaralan. At kung napapansin nyo, inawit natin po ay may kinalaman sa church. Napagkat ang ating subject ngayong araw na ito ay may kinalaman sa Ecclesia of the Bible. Pag sinabi po Ecclesia, ito po yung church. Iba't ibang denomination, iba't ibang pananampalataya, iba't ibang presentation ang kanilang ipinakikita at inipresenta sa mga kanlaman nakikinig tungkol sa Iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. So ngayon, titingnan natin, kaya nga po ang title nito, Ecclesia of the Bible, tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa Iglesia. Na minsan ay sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, upon this rock, I will build my church, my ecclesia. Okay, ecclesia of the Bible. The word ecclesia is a Greek compound word. Okay? Dalawa po yan. No? Yung isa ay e, at yung isa ay ecclesis. Doon po sa word na e, no? The Greek word, ang ibig sabihin po niyan ay out of. Okay? At yung ecclesis, which the word came from ecclesia. Ano? Pinanggalingan ng ecclesia. Derivation ng ecclesia. Ang ibig sabihin po na yan ay calling. Sa mga tuwid, yung pong salitang ecclesia. Dalawa pong word na pinagsama, ang ibig sabihin po niyan ay call, yung pong classes, at yung egg ay out. So, call out. So, it has something to do with the calling out of people. Ang ibig sabihin po ng ecclesia, o itinatawag natin church, ang tunay na kahulugan, ang literal na kahulugan, ang sabihin ng ating Panginoon Kristo, I will build my ecclesia, or I will build my church. Ang ibig lamang sabihin ng ating Panginoon Kristo, I will build my called out people. Okay, yun po ang ibig sabihin ng word na ecclesia. As ang gagawin po natin ngayon, upang maintindihan natin lubos, ito po ang ating subject. Magbabasa po tayo, magkakaroon po tayo ng mga random reading ng Bible. Mga book, chapter, and verses. Kukolektahin po natin yun. Upang makita natin kung ano ang ibig sabihin ng ecclesia. Sabi po dito, I think we are going to gather all the book, chapter, and verses from the Bible or at least from the New Testament. We'll be able to define what really Christ's ecclesia is all about. Here are some of the book, chapter, and verses I gathered from the New Testament. So, ang gagawin po natin ay magbabasa-basa lang po tayo ng mga book, chapter, and verses na aking po inarded from the Old or from the New Testament. At titignan po natin kung ano ang ating maintindihan sa subject na ito. So, dito po sa 2 Timothy chapter 1 verse 9 at doon rin po doon sa Romans chapter 8 verse 28. Mabasahin po natin yan. Makikita po natin, sabi po doon sa 2 Timothy chapter 1 verse 9, who hath saved us and called us. So, mapapansin po natin, andun yung salitang called. Tunawag tayo, sabi, called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Doon po sa Romans chapter 8:28, ang sabi po, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called. Nakita niyo yung article D, tumutukoy doon sa mga tinawa. Who are the called according to His purpose. So makikita natin dito sa dalawang talata natin binasa,
yung ating pong pagkakatawa eh hindi basta basta tayo tinawag, kundi kaya tayo tinawag, meron pong layunin ang Diyos sa ating pagkakatawa. Tinawag tayo sa pamamagitan ng kanyang layunin. We are called according to His purpose. Okay? Yung pong mga iglesia o yung churches of Christ, tinawag po sila. Ito yung mga taong tinawag doon po sa, according doon sa layunin ng ating Panginoong Diyos. Or kung sa Tagalog po natin mabasayan, nasabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Yung sa Romans na po ating mabasayan, ang sabi po dito sa Romans chapter 8, verse 28, ganito po ating mabasa.